Magandang araw po sa inyong lahat mga katropa. Welcome back po sa ating channel. Ikaw ba ay mahilig mag-DIY sa iyong motor? Well, meron po tayo ditong XRM125 na FI. Nag-DIY si customer natin, nagkabit po siya ng ilaw, no? Ng ilaw. Tapos biglang may konting spark at nag-shutdown po lahat ng kanyang wiring. Pero ng kanya naman po itong kinikstart, pag-open niya po sa susi ay umandar naman po. Yun. So malaking katanungan niya, ano ang nangyari sa motor ko? Ba't nawala ng kuryente? Pero umaandar naman. Ayan. Well, sa video ito mga katropa, ay alamin natin at i-share ko sa inyo kung saan yung dapat nyo kagad i-check pag nagkaroon kayo ng ganitong problema sa iyong motor. Okay, so ito po yung actual na usapan namin sa kanyang motor. No, pakinggan nyo muna ng konti. Hindi rin natutuyo ko ni Yero. Bali, nag-shutdown niya, tanan. Sorry, ganda yung pagsuko. Ako, mag-aliyag ko. Lower na neutral, di ba? Diba, nasa neutral lang. Kabit ka lining aware, nagdukot dila. Nagdukot dila. Adela troba ito. Ayan. Yun, at yun po yung naging pag-uusap namin ni customer, no? Tinanong ko muna sa kanya kung ano yung nangyari, bakit biglang nawalan po ng oriente yung kanyang buong motor, no? Pero umaandar naman siya. Well, pag ano po yung sitwasyon mga katropa ay napakadali lang po. Ang gagawin nyo lang ay tingin nyo po dito sa part ng kanyang battery, no? Kasi pag na ganung nagkaroon ng spark, ibig sabihin nagkaroon po ng shortage, no? Malamang sa malamang nagkaroon ng problema si fuse, no? Pumutok si fuse. Kaya doon mo i-double check, tignan mo po sa part na yan. Malaga kung meron po kayo dito, ayan, ito po yung fuse niya. Kung meron po kayong test light, pwede nyo pong gumamit kayo ng test light para mas ma-verify nyo siya. No, napakadali lang naman ito. Check. No, kung may test light kayo, ganito po yung gagawin natin pag double check para ma-verify natin if talagang sira, no? Or putol po yung connection. Ayan, so tanggalin muna natin to. Medyo mahirap. Ayan, bukas na. So kuha ko ng test light. Saan yung test light ko? Yun. So yung isang part ay kakabit ng test light, kakabit po lang sa negative. Ayan, so ito po yung negative na part. Okay. Tapos ito test light mo ngayon, yung fuse. Yun, walang kuryente. Sa kabila, wala rin. Okay. So yung ito test light natin, yung galing battery. Ayun, yung galing sa battery, ito po yung umilaw. Sa kabila, wala. Yun, umilaw yung sa battery. Yung, yan o. Hindi makita, pakita ko muna na maayos. Ayan, so ito po yung galing battery. Ito yung palabas ng battery. Ayun, sa battery umiilaw, yung palabas sa battery ay wala, no? So ibig sabihin sira yung fuse na ito. At papalitan natin yan. So tanggalin ko yan. Yun. So medyo matigas sya. Kuha muna tayo ng plies. So sa paggamit ng plies ay konting alalay lang. Yan. So kung mabilisan at wala po kayong fuse na mabili na ito mga katropa, ay huwag po kayong mag-alala kasi pag ang iyong FI ay bago pa, ay meron po itong nakalaang fuse, no? Ayan, o. Pansinin nyo muna sa fuse. Putol yan. Yun. Yun. So, kitingnan nyo naman, no? Putol po yung fuse. Ayan. So, kung wala po kayong fuse dyan, ay huwag kayong mag-alala, ay meron po tayong extra fuse na makikita sa loob po ng iyong, ayan, dito sa takip, no? Sa likod ay may fuse dyan. So, yun po yung kinabit kong fuse, no? So, buksan na natin. Ayan. So, umilaw na. Nag-register na yun, no? May ilaw na. So, patayin nyo muna natin ulit. Ayan. Ayan, diba? Ayan. Patayin muna natin bukas. So, good na po yung lahat ng wiring connection, no? Meron na pong supply. So, kanina talagang shutdown kasi nga, naputol po yung linya na galing po sa battery, no? Ayan. So, takpan na natin to. At dito lang po sa fuse, nagkaroon ng problema. Okay?
So inuulit ko dito ay meron po tayong reserba. Yan. Yon, so sana mga katropa sa short video na ginawa natin na sa simpleng tip na ginawa natin sa yung motor ay nagkaroon ka ng idea kung saan mo titingnan kaagad yung problema, no? So sa fuse lang po nagkaroon ng problema kasi nagkaroon po ng short circuit, no? At bumigay po yung fuse ni customer, okay? So hanggang dito lang muna tayo mga katropa. Gaya like ko sinasabi dito sa ating YouTube channel, customer ingatan, palagi tayong balik-balikan. Ako po si Papa Chad. God bless you all. Ingat mga katropa.